dahil naging kontrobersyal ang pag-host ni Tony Gonzaga sa proclamation rally ng UNITIM, lumabas ang mga balita o chismis na binayaran ng kampo ni BBM si Tony Gonzaga ng 120 million pesos. Isa naman sa mga nagbahagi ng reaksyon patungkol dito ay ang journalist na si Arnold Clavio. At kahit walang ebidensya, ayon kay Clavio, ang naging aksyon ni Tony Gonzaga ay may katumbas na malaking halaga. Sa official Instagram account ni Egan, ipinost niya ang video ni Tony Gonzaga na nag-i-intro para kay Congressman Mark Coleta. At nilagyan ng mahabang caption na quote, "Tilamsik ni Egan, I'm so confused with what's real or not. You say everything with such heart, but all of a sudden, your loyalty falls apart. Unknown. Tama ba na ulanin ng batikos si Ms. Tony Gonzaga dahil sa ginawa niyang pagpapakilala sa isang congressman na nanguna para di mabigyan ng franchise ang mother network niya na ABS-CBN? Para sa ilang kasamahan niya at tagasubaybay ng kanyang network, si Tony Gonzaga ay isang traitor. Mauunawaan mo naman din ang kanilang malupit na reaksyon. Marami kasi ang nawalan ng trabaho at nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ng mga katrabaho ni Gonzaga nang ibasura ng mga kongresista ang aplikasyon nila para sa bagong prangkisa. Alam kaya ito ng TV host actress na ang ipakikilala niya ay isang kontrabida sa mga mata ng mga kapamilya? Ngayon, alam na niya. Sa kabilang banda, ginagawa lang ni Gonzaga ang tinanggap niyang trabaho. Ang kanyang naging aksyon ay may katumbas na malaking halaga. At marapat lamang na masulit ito para masiyahan ang kanyang kliyente. Kung magkano man, hindi maibibigay ngayon ng kanyang network, sasabihin ng iba na mukha siyang pera. Teka muna, pwede namang si Gonzaga ay naging practical lang. Tuwing ikatlong taon ang eleksyon sa Pilipinas, kaya ngayong kumakatok sa kanya ang oportunidad at pagkakataon, mahirap naman na ito ay palampasin, lalo na sa panahon na limitado ang operasyon at resources ng ABS-CBN. Desisyon niya yan na marahil ay pinag-isipan niyang maigi kung ano ang magiging epekto nito sa kanyang kinabukasan. Hindi rin naman alam ng marami kung siya ba ay maayos na nagpaalam sa kanyang mga superior sa network bago niya tanggapin ito. Sabi nga, bashers will be bashers at haters will be haters. Kahit ano pa ang maging desisyon niya, di niya kailangang magpaliwanag sa kanyang mga kaibigan dahil mauunawaan siya. Di rin niya kailangang magpaliwanag sa mga naiinggit o nagalit sa kanyang ginawa dahil hindi siya pakikinggan. Pakuya-kuya-kuy na lamang si Gonzaga ngayon habang ang mga nanlait sa kanya ay nananatiling mas mababa sa kanya. Sa politika, walang permanenteng kaibigan o kaaway. Ang permanente lang ay personal na interes. Respeto, walang personalan. Isa namang kamag-anak ni BBM mula sa pamilya Romualdez ang dumipensa kay Tony Gonzaga. Ayon sa kanya, fake news lamang daw o pawang kasinungalingan na binayaran ng kampo ni BBM si Tony Gonzaga ng 120 million pesos. Quoted from Mr. Mike Lopez, "So lies are now being peddled in media chat groups that Tony was supposedly paid 120 million pesos for her support for BBM. Gosh, what is it with these people and money? Each time other people support someone you don't like, they are automatically paid? Bayaran ka agad? There are a bunch of other reasons that motivate people when they choose their brand of politics or politicians. Intangibles like principles, values, and personal relationships that make them see things from a different perspective." In Tony's case, did you know that her husband, Paul Del Mar Soriano, is the blood nephew of BBM's wife, Liza Cacho Araneta Marcos? Paul's dad is Cacho first cousins with Liza. Paul's paternal grandma and Liza's mom are sisters. This makes Paul second cousins with BBM's kids, Sandro, Simon, and Vincent. Furthermore, BBM and his wife stood as principal sponsors during Paul and Tony's wedding. This relationship enables Tony to see BBM not one-dimensionally, not limited to how he is perceived or judged by others or how he is often presented by the network where she used to work. Life, people, and issues are very rarely black or white. They are nuanced. There are gradients to our existence. Even when you say that facts are facts, there isn't just one fact or life. Life is made up of countless facts that make a good versus evil narrative rather oversimplistic. Narito naman ang reaksyon ng mga netizens.
Ayun naman pala, tita pala ni Paul Soriano, asawa ni BBM. Si Kiko lang naman ang laban, walang pakialam kahit kamag-anak na ng asawa niya yung direktang makakalaban niya sa pagkamise. Hindi niya kailangan ng bayad to think na binigay niya buong talent fee niya sa mga na-displace na empleyado ng network niya dati. Peddlers of fake news and negativity talaga, kampo ni Santa Mama. Kaya nawawala ng butante eh, sobrang toxic. Mga mukhang pera kasi ang mga supporters ng kabilang side kaya akala nila ganun si Tony. Kaawa-awa rin ang mga losers. Kung totoo yung 120 million na PF, kahit ako papayag. Sino ba hindi kailangan ng pera? Mga hypocrites lang magsasabi na hindi nila kailangan. Besides, naniniwala siya sa programa ni BBM. Masama ba yon mga bitter gourd? Ipagpalagay ng totoong binayaran siya sa pag-host niya at pag-endorso. So ano ngayon sa inyo? Buhay niya yan. Siya ang magde-decide. Ang lagay pala eh dapat e-konsulta niya sa inyo kung ano dapat maging desisyon niya, ganun ba? Masyado na kayong toxic. Kayo mga ka-viral, ano ang masasabi ninyo patungkol dito? Huwag kalimutan na mag-iwan ng comment, like at subscribe sa ating channel. Ito ay ang Viral Pinas. Maraming salamat sa panonood.